age of 18, nag-start akong mag-invest sa real estate dahil naman sa lola ko. Lola ko, ever since bata ko, sinasabi na ako, pagbibili ng lupa, mag-aayos ng mga papeles. Pinapasama niya ako sa mga, yung mga kaibigan niya, ahente rin, ganyan. So, na-expose ako maaga sa mga lupa. Tapos lagi ko siya tinatanong, la, bakit lupa? Mang, ba't lupa? And sinasabi niya na yun yung pinaka-safe na investment kasi pag bumili ka ng lupa, hindi yung bababa, tataas lang. So, yun yung unang-unang investment ko. Investment ko sa Tagaytay na lupa. Tapos, meron din po ako sa States. Na bahay. Na bahay. Tapos, Nueva Ecija, farm lot. Para may mga mango trees, over 100 mango trees. Tapos, para sustainable. Ano natutunan mo dito sa pagninegosyo? Ano, pinakamahalagang aspect sa isang negosyante or isang leader, kahit na naman, adaptability. What is that? Kumbaga, mabilis ka mag-adapt sa change. Kasi like, change is constant. So, lagi may pagbabago sa buhay mo. Ako mag-low eh. So, masasabi ko na, in a way, gusto kong itry yung politics. Gusto kong itry kasi gusto kong makagawa ng something bigger than myself. Kasi alam kong ayaw ng pamilya ko. Kasi before, gusto kong mag-low eh. So, masasabi ko na, in a way, gusto kong itry yung politics. Not next year. Not next year. Not or anytime soon. Kumbaga, gusto ko lang yung idea na makaka... Hindi nga tulong. More on parang maayos mo yung problema ng isang syudad. Like, makaka-apekto ka ng ibang tao. For me, something na parang malaking bagay compared sa kung ako umaarte. Kumbaga, ibang level yon na makaka-apekto. May tatamaan kang buhay. Siguro, sa likod ng utak ko, meron talagang ganyan. Gusto kong itay kasi gusto kong makagawa ng something bigger than myself. Which is, maka-apekto ng buhay ng iba, makatulong sa iba. And hindi yung band-aid solutions na charity, ah. Yung permanently mababago mo yung buhay nila. So yun yung idea na yun, yung gusto. Na tingin ko rin naman, hindi rin naman nakakalayo talaga ang tourism and business. Oh, yung sinasabi nila na parang nanonood pa rin silang Goy Bulilit. Kasi bata. O bata ka pala. Bakit? Pumasok ka, pumalaot ka na agad sa politics, parang hindi ka na lumaki, hindi ka na nag-mature dahil well, ang tingin nila sa iyo nasa Going Bulilit pa rin. Wala na tayong magagawa sa hit ko. Kumbaga, ito na yun. Ito lang binigay sa akin eh. So kung yung physical ko mukha ang bata, eh, mukha talaga siguro ang bata. Pero kumbaga, ako ay 23 years old na. Kung isipin mo may ibang tumatakbong mas bata sa akin, actually, ang requirement at qualifications para ikay payagang tumakbo bilang counselor is 18 years old sa component cities. And in terms of dun sa educational attainment, hindi nagre-require ng kahit na anong college, high school graduate, elementary graduate, or even college graduate, wala. Walang requirement. Sa pagtakbo. Yung nire-require nila lang ay dapat parang 1 year kang nakatira doon sa lugar. Kung saan ka tatakbo. Sa tingin ko kaya ganun dahil kailangan alam mo kasi more than sa may pinag-aralan ka, kailangan kabisado mo yung lugar mo and alam mo yung problema nila para ma-take into account mo yung mga bagay na yun sa bawat decision na gagawin mo sa konseho. Kasi at the end of the day, re-represent mo sila. Ikaw yung magiging representative ng mga tao. In terms of kung masyadong bata at kung kaya ko, naiinis ako dun sa ano sa ganong statement kasi parang hindi dapat maging hadlang yung age para makatulong ka sa ibang tao. Kasi ang maturity, babase yun sa experience eh. Experiences defines who you are, di ba? And yung age, ano lang yun eh. Yun nga sabi na age is just a number. Kumbaga ang daming ang politikong matatanda. Tapos, tumanda na sila dun. Wala rin naman. Siguro, yung malasakit sa kapwa yung pinaka-importante for me. And yung morals. Magandang question yan. Close yung ABS, tapos di ako lumalabas. So, tingin nila, wala akong pera. Kumbaga, mag-turn ako sa politics para kumita. Which is, sobrang disappointing na ma-judge ng ganun nang hindi mo naman nalaman yung facts. So, paano mo na-convinced yung parents mo na go na to? Hindi ko sila kinonvince. Hindi rin ako nagpaalam. Kumbaga, parang ipinaalam ko lang sa kanila. Na sabi ko, Mommy, Daddy, feeling ko naman, nagawa ko na yung responsibility ko na maging financially stable. Kumbaga, nakapag-ipon naman ako para sa akin, para sa mga kapatid ko, para sa magiging pamilya ko na nga. Kasi inaayos ko yun eh, hanggang sa magiging asawa ko, magiging anak ko. Ngayon, gagawin ko naman to. It's not for me, it's for the people of Cavite City. Bakit ganito si Nash? Negosyante ka, tapos ang lagi mong iniisip, futuristic ka din. Ang iniisip mo eh, yung mga what if mo ay kung mawawalan ako ng work, at least may tabi ako. Saan galing si Nash sa ganun? Ano ba si Nash nung araw? Hirap na hirap ba kayo sa buhay mo? Hindi naman. Ano kami? Average family. Working class family. O bakit parang ano ka? Para kang tatay.
2014 kasi naghiwalay yung parents ko. Matagal na nag-abroad si daddy, pero 2014 siya yung as in nag-stop na makipag-communicate sa amin. Pero ngayon, okay na kami. Ano naghiwalay yung mami at daddy mo noong 2014, ano naging role ni Nash? Kinailangan ko mag-step up para maging padre de pamilya. Although kahit alam ko namang hindi kami iiwan ni daddy or something, pero iba kasi yung ikaw lang mag-isang lalaki dito tapos kasama mo sa bahay, lola mo, nanay mo, tapos nakababata mong kapatid. Siyempre, kailangan mong protektahan sila kahit anong mangyari. Mm-hmm. Mentally, challenging. So, siyempre, for a while, ikaw nag-provide sa family. At the same time, nandun yung tulong ng lola mo. Mm-hmm. So, hindi ka ba nagkaisip man lang na mag-effort ka na hanapin o tawagan yung daddy mo? Hindi. Hindi ka nagalit sa daddy mo nung nakausap mo, honestly? Nagalit ako sa kanya kasi umuwi siya 2017. Daddy. Pero all of a sudden, nung magbaburst na ako na magagalit na ako, nag-usap kami. Tapos parang all of a sudden, nung dapat sasagot na ulit ako, magagalit na ako sa kanya. Pero may na-realize ako na kung magagalit na ulit ako sa kanya, wala naman kaming masosolve na problema kung ipipilit ko na ipipilit yung gusto ko. Tapos uminahon ako, tapos niyakap ko na lang siya. Yun. Niyakap mo siya? Hmm. Sabi ko, di, okay na yun. Kung ano man, kumbaga, pasensya na. Nag-sorry ako, syempre. Na kung in a way, pinipilit ko na maging buo tayo, eh, hindi ko naman, kumbaga, wala naman akong dapat karapatan sabihin sa inyo yan. Kasi magiging unfair sa inyo. Ngayon, ano na, parang sanay ka na, na wala na sila talaga. Ano naman, oo, sanay na ako. Sanay ka na. Pero parang, ano importante sa'yo? Importante sa akin, may communication yung kapatid ko sa kanya. Kahit pa paano may father figure siya, yung importante sa akin na hindi mawala yun. Kasi karapatan din ang tatay ko yun sa kapatid ko and but, sa akin. Yeah. Okay ba ang mami at daddy mo? Ngayon? Friends. Friends. Friends na. Anong naituro sa'yo nung paghihiwalay ng mami at daddy mo? Basically, lahat yung pangyayari yun, nag-iba sa akin siguro sa pananaw ko rin sa buhay. So, in a way, na-realize ko na never mo makoconnect the dots, yung mga bagay-bagay ngayon, sa present, kailangan makita mo siya looking backwards. Kahit na, tanggalin niyo sa akin lahat, basta buo lang yung pamilya ko, nakakain kami, okay ako. Yun yung, ever since bata ko, yun yung parang core ko as a person. When was the last time you cried? Nung nag-ikot kami sa Cavite City. Tapos meron akong nakitang lola. Tapos, bigay kami bigas eh. Tapos, pinakita niyo yung asawa niya. Tapos yung asawa niya, baldado na kasi putol yung paa. Nakatira sila sa gilid ng, yung parang kubo na afloat sa dagat, doon sila nakatira. Tapos, naiiyak siya kasi hindi niya mabilin ng maintenance yung asawa niya. Anong naalala mo? Sorry. Umiyak ka na nakita nila na umiyak ka. Hindi, hindi ko pwede pakita sa kanya kasi ngayon makikita na nila. But, anong naalala? Ba't ka naiyak? Ba't dumurog ng puso mo yun? Nainis kasi ako. Kasi parang, nainis ako kasi parang ang daming taong nakupo. Yun. Paano nila natitiis yung ganong eksena na hindi nila tinutulungan pero matagal na sila sa posisyon? Eh, paano nila natitiis na nakawin pa yung budget ng mga tao? Yun. Anong ginawa mo that time upon seeing him then? Sana may dala akong pera that time pero hindi siya ako nagdadala ng pera. Kasi ang rason ko, bigay ka sana ng pera. Ngayon may panggaso sila, next week meron pa ba? So hindi natatapos. Eh, consolidate ko na yung sarili. Hindi dapat ako ganito, pero... So, makalola ka kasi. Kaya na, ano, nabagbag yung damdamin. Siguro, oo. Pero, naiinis lang ako dun sa fact na parang hindi natatapos kasi hindi ang gagaling dun sa pinaka-root yung pagbibigay ng solusyon. Mm-hmm. Which is, dapat may health insurance. Mm-hmm. Ang mga mamamaya at senior citizen na Cavite City. So, yun ang pinangako ko sa kanya. Yun yung sinabi ko sa kanya. Kapag ako naupo, yun yung isa sa mga
pilit kong isusulong na magkaroon ng allotted budget para sa insurance at maintenance ng healthcare ng mga senior citizens para hindi lang siya yung natutulungan kundi maraming tao. Anong natutunan mo dun sa nakita mo na sitwasyon mo matatanda? Anong na-realize? Na-realize ko? Of course, kung gano'ng kahirap ang buhay. Kasi ako, privileged ako na kumbaga, kumikita ako ng malaki. Kumbaga, yung value ng money sa akin, iba yung value ng money sa kanila. Yung value ng 20 pesos sa akin, iba yung value ng 20 pesos para sa kanila. And na-realize ko kung gano'ng kagrabe yung nagawa ng previous government, regardless kung LGU or national sa mga Pilipino. Kasi nangyayari ngayon, hindi naman dahil ngayon yan, dahil dyan sa mga nakaraang administrasyon. Magalit na kayo sa akin ngayon, pero ito yung totoo. Palagay mo sa mga panahon ngayon, mas effective ang mga younger politicians? Mas may maiko-contribute sila? Hindi ayoko magsalita in general kasi yung mga mas bata, pero ganun din yung pakay. So, it all boils down pa din dun sa intention, dun sa motivation, and dun sa moral ng isang tao sa pakay niya. Pero kasi ang mga batang politician ngayon, since mas exposed sila sa digital, in a way, mas madaling mag-aral ngayon. Nandiyan ang internet. Kung baga pwede mong gamitin yun sa pag-aaral, lahat yun ng resources mo, doon mo kunin. Mas mabilis yung learning curve nila sa tingin ko, yung pag-proseso nila ng mga bagay-bagay. Mayroon nangyari sa amin, sa kabilang street namin, na yung bata nakakuha ng ayuda, pera. Ginawa niya, pinambili niya yung pera niya, pinambili niya ng drugs. Tapos, sobrang high niya. Nakapatay siya, kapitbahay niya. So, alam ko, isolated case siya. Pero yun yung nagpapakita na yung problema ng mga tao is beyond sa pera. Hindi na yun eh. Kumbaga, dun sa case na yun, education, trabaho, ang magulang nila, di ba? So, yun yung mga kailangan ayusin para maiwasan yung mga ganun pangyayari. So, Nash, ano yung masasabi mo dun sa mga, alam mo yun, na nakagisna ng mga sinasabi nila na pag masyadong bata ang pumapasok sa politics, wag muna, wala pa masyadong experience yan, ano naman ang gagawin niyan, papakyut, anong pwede mong sabihin? Hindi naman po dapat maging hadlang yung edad sa paglilingkod. Dapat ka, dapat hindi mo sila nanakawan, at makakatingin ka sa mata nila. At kaya mong sabihin sa kanila na hindi ko kayo niloloko. At makakatingin ka sa itaas. At masasabi mo, Lord, alam kong alam mo na wala akong ginagawang masama. Yun pala, masaya na ako. Ano na ba yung mga negosyo o mga naipundar ng isang Nash Aguas sa kanyang pag-artist? Inakamahalagang aspect sa isang negosyante or isang leader, kahit na naman, adaptability. What is that? Kumbaga, mabilis ka mag-adapt sa change. Kasi like, change is constant. So, lagi may pagbabago sa buhay mo. Personal man yan, sa trabaho man yan. So, dapat mabilis ka mag-adapt para hindi ka napapag-iwanan. Parang updated ka lagi dapat. At nakahanda ka sa anumang changes. Kumbaga, updated ka, and at the same time, meron ka na agad solution dun sa problema. So,